Hi guys, and we are back ni Kuya Berto pa din ata. Hello, what's good? Kuya Berto, ikaw ba yan? bakit? Wala naman. Para sa second game ng Signal Ultra versus Execration. Pero, di kaya sila mag-relabi. Bakit? Di nila nalagay yung ano nila yung team name. Pero okay lang ba yun? Okay lang yan sa kanila, kaya na nila yan. Sige. Pero Mars, kinuha na dito ng Execration. Tuturuan ata sila. Ganito na daw talaga mag-Mars. Guys, so yung server sa Lupon RO, saan daw ba makikita yun, Eugene? Punta lang kayo sa page ng Lupon RO, search nila sa Facebook, and then instruction, basa-basa din mga guys. Yun, nandun daw guys. Hanapin nyo na lang, pero Phoenix, isa sa mga most picked heroes ngayon, or ito yung nasa meta. Phoenix, kasi maganda nga rin naman. Terms of laning phase, mapapahirapan mo yung natural right clicker ng kalaban kasi matik tatapatan nito yung carry ng opposite team eh. Tsaka maganda rin naman in terms of team fight sa ngayon na, pero sa ngayon nga lang din kasi pwede pang pumik ng ra-right click sa egg yung Signal Ultra, which is ayun na nga, life stealer. Oop, ganda combination yan ha, Mars tsaka Phoenix. Wala silang panghuli ngayon dito sa Lifestealer, draft ng Signal Ultra. Pero ito na ata, yung mas okay na hero ni Abbott. Kasi sa mga previous games niya din, ang mga most pick ni Abbott is Faceless Void, ganyan, Lifestealer. Pero very unusual yung Bounty Hunter. Siguro in-nesting lang din nila kanina. Kaso medyo na-outplayed sila and nakulangan tuloy ng synergy yung game 1 nila. Mm-hmm. Morphling Ban on the side of Signal Ultra. Third pick, Phoenix na 4 na to. Pero pwede pang ano ha, pumik na... Sure ka ba 4 yan? Pwede rin mag 5 yan ha? Oo, pwede pang pumik dito, Execration ng Mirana. So yan, dalas ko ding nakikita dito na mag Mirana si Yaha. And isa din, Mirana, mga, no? Isa din sa mga nasa meta at saka pwedeng pang-out dun sa may loob ng Ignis Fatus or sa may Will-O-Wisp para hindi nila ganun ka-problemahin like na tong si Phoenix. Anong magandang pang-out? Eto, Phoenix, once na matimingan niya lang rin yung tick, pwede siya makapag-Igarus dive out. Yung Mirana, makaka-out din siya doon sa may loob ng Will-O-Wisp. Pero ganun din naman kasi yung Lifestealer, di ba? Mare-reach niya lang yung Fire Spirits ng Phoenix. Yung Arena of Blood, di ba? Pwede lang din layasan nito si Lifestealer. Mama. So, counteran pa lang or reactan pa lang yung mga nakikita nating drafts dito, guys. At na tignan natin dito ha. Ako, maraming magandang pwedeng i-combo sa Phoenix. Kasi mahirap lumaban dun eh. Though, ayun, ayan ang tunay, yun ang carry. Ganyan pumik ng carry. Barubal, error blade agad. Para galit na galit. Ay, hello pala Bob. Bob, share mo yung stream namin, Bob. Bob the si Builder. Bob? Si Urbina. Si Bob Mali. Si Urbina, di mo kalala si Urbina. Yung si Urbina? Yung sa playbook, si Bob. Oh. Bob the Builder. Uy, Rubik. Ox to Rubik. Dami niya mananakaw, ha? Pero wala masyadong mabigat. Ano ba pinakamaganda manakaw dito, Kuya D? Pero tingin ko yung si Bat, kahit yung stun lang dito ni Mars. Kasi may Arcane Supremacy siya, diba? Super Nova, nakawin niya! Hindi, kasi pwede rin kasi siyang mag-anong after nun eh. Mag-fire spirits agad eh. Medyo mahirap timingan yung manakaw, yung supernova. Pero kahit naman fire spirits din manakaw, sulit din naman for this Rubik. Pero Leech. Chain Frost pwede, yung kulong ito, pwede. Marami naman. Frost Shield, no? Chain Force, no? Chain Force. Spell Chain Force. Chain Force. Four. Yawa, atay ka, Bert. LC, ito, yan na yung vehicle nila para kay Lifestealer. Blink in Duel, tapos ngangat-gatin na nila. Yan yung combination play nila dito.
Aba, okay. Kaso, kontrado ng chain force yun eh. Yun nga eh. Nakakatakot. Adi, nakawin na lang din. Kasi matik naman yun, magsasama naman dito eh. Ruby, kasi kailangan, sa una-una, kailangan pa naman kasi ng plus one ni Legion Commander para manalo sa duel. Or at least plus two, di ba? I think ko kaya naman din ng Ruby. Yun nga lang, pag wala pa siya kasing spell steal, yun yung medyo mahirap. Diba? Tamang laning phase lang. Alam ko yung minita ngayon, it's all about the laning phase. Kasi yung mag-control ng lane, yun yung magwawagi talaga. Hindi masyado dapat bugbog o kaya dapat at least manalo ka. One lane minimum. Pag two, okay na yun. Nasa maganda lang. Pero Lich, okay ito na support da. Even ngayon yung support dito ng execration. Sa aggressive, isang defensive. Sama ka ba dito? Ang pangit mo. Ano yung tura yun? Sino yan? Pangit yung Sir Mike. Bakit? magkatuluyan kayo dyan, ha? Torres. Uy, pero Zeus! Ni James C! Ito na. Ayan, isa rin pang combo nila yan. Kasi pag dinuwil, tatayuan ng Nimbus. Kasong nakakatakot kasi dito. Pagka yung Mars, naging maganda yung lane niya, pwede muna siyang mag-build dito ng hood. Tapos, recta blink dagger. Once kasi, ito kasing Zeus, ang gusto lang niya, meron siyang safe spot, makakapagbato siya na makakapagbato ng skill. Pero once kasi na meron ng pamasok yung opposite na team, meron ng pangtalon sa backline, auto out of position na yung Zeus, lalo na yung Zeus, hindi naman siya bumibili agad ng panakas niya, di ba? Usually binibili ng Zeus, either lens, kaya muna, tsaka mag-aaga nims. So yung panakas ng isang Zeus, aasa niya sa mga support siya. Tingin ko, sobrang vulnerable dito ng Zeus, no? I think pwede siyang mahuli anytime. Pero at least naman ngayon, execration, wala na silang... Kumbaga yung parang support nila kanina ng Earth Spirit. Eto, kaso ito agad. Masakit. Kaso, yung mid lane ni Palos, kayang bumugbog ng Zeus niyan. yung carry ba yan? Carry post 1 na yun, ha? Void Spirit, no? Nando, Terror Blade Maid. Mid void, tapat oh, na dito. Oh, hindi. Nando mid laner din eh. Nalagay ba nila yun sa mid? Think, pwede. Feeling ko magano, mag-swap yan. Swap lane. Swap lanes. Niniwala naman lang siya eh. Ano na kayo kapila? Ayan, ano na kayo, life stealer ni Abbott. Tunay na yan. Hindi na yan bounty hunter carry. Nice. Niyari. Pero kanino ka na dito, Kuya D? Ako ano ako dito, execration. Eksi pa rin, may terror blade eh. So, may terror blade tayo, yun yung tunay na carry. One true carry yan eh. Mm-hmm. Pag umapot ng late game to, syempre, yung pa rin ang mas matigas na carry, yung ano pa rin. Terror blade. Terror blade! Tama. Pero eto na guys, game number 2 ng Best of 2 series. Share nyo na po yung ating live stream ngayon. Maraming salamat po. Oy, naglalaro ng Lupon ROC si ano, Eugene. Oy. Lalaro ka ba dyan, Jin? Naglalaro, oo. Wala siyang mic, wala siyang headset pala eh. Ako na nga. Pakilala mo na. Wait, yan. Next ko lang, kalma ka dyan. Sa Edna Signal Ultra. Sige, Ghost. Sige, James Jesus, si JG ang Rubik, Abbott, Lifestealer, Grimms ang Keeper of the Light, at si Ban ang Legion. Sa Edna ba ng Execration, Nando sa kanyang Terrorblade, Bem sa kanyang Mars, RR sa kanyang Lich, Ya sa kanyang Phoenix, at Palos and his Void Spirit. Okay, so based on the lineup, exit tayo dito. Simply because of the Terrorblade pick. Pero merong way to lockdown kasi dito yung Signal Ultra. And then yung titignan natin dito. Oh, sakit na na. At saka din kasi... Alam mo bakit? Tinignan niya ko nasa yung ward. Hindi kasi siya matitira ng Torre dun eh. Oo, kung walang ward dun sa may gilid. At saka meron naman din kasing overwhelming odds later sa team fight dito yung Legion Commander. So, ang dali para makita nila agad kung sasama na yung Terrorblade. Kung sino yung original na Terrorblade. Huli at kulong rin talaga yan. Kaso kasi kabahan ka na,
kapag nagtago na yung Terror Blade, tapos hindi Bahang lumabas. Bahang ka na nga, indeed. Hindi lumabas, no? Paglabas niyan, set na agad yung items niyan. Lock na agad. Pero tignan natin, ha? Void Spirit Mid nga sila rito. Namang Void Spirit Mid lang sila. Okay, so is a good Bobby. At hindi nila gagawin ng Terror Blade Mid na... Siyempre kasi akala si Nando may gamit, pero si Palos. So ano pala, nag-adjust pala itong mga cores ng XT. No? Usually kasi, di ba, birang-bira yan. Yung mga preview sa mga top tier team, ang nag-adjust lang talaga ng mga ganyan is yung ano eh, Liquid dati nung nandun pa si Mato. Si Miracle at saka Mato, nagpapalitan sila ng lane. Pero usually, hindi na natin nakikita yung gano'n. Kasi yun, mid-mid lang. Ang aluhan. Mid-mid lang. Oo, mid-mid lang, guys. Siguro kasi na yung mas may kaya ng hero, no? Yun yung dun siya lelane, yun yung gagamit mismo. And yun nga tingin ko yung ginawa dito ng execration. Palit muna sila. Pero at least naman ngayon, sa mid, mas may laban na sa last hits yung Zeus Death dito ni James. Kanina kasi yung pwede Tinker niya, ano, wala no? Eh. Walang pwede siyang mag chain lightning lang. Eh. Kaso kailangan niya mag-ingat pag level 6, kaya siya patay nun. Totoo, daming pamasok ng Void Spirit. O kaya pang in or out man lang eh. Malagyan lang si Void Spirit ng Frost Armor. Pag tinalunan siya, goodbye hotdog na. Kailangan na mag-TP agad ng kampi. Pero first blood, mamamatay si Ahabels dito. Pinatay ng Lifestealer. Oo, naku, eto na ata, guys. Yung pang-pursahang hero ni Abbott. Guys, si Kuya Bert po ang kasama ko ngayon, ha? Si Bertong Bad Trip. Si Kuya Bert tayo, guys. Hindi po tayo si Kuya Duno. At Bert lang po sa umaga. Tambert sa gabi. Ibig sabihin, tambay sa umaga, tambay sa gabi. Si Sir Mike the Merbs. Yummy. The yummy. Sabi mo mabaho to si yummy. So makakain ka ng mabaho. Pwisit baho ah. Pero bakit mabango dito? mabango ba yung jerk box mo? Bumaboses, bumaboses. Yuck na naman si Sir Mike oh. Pero Palos dito natatanggap niya lahat ng damage ng Zeus. Pero kahit pa paano, yung last hits, the nice niya naman. 9-2, same lang halos, or kadikit lang halos dito nung kay Zeus. So, deep na aras lang siya, pero hindi to the point na hindi na siya makalast hit, or ayaw niya nang linan. Ah, para dito sa side ng, ng Signal Ultra. Ay, sabi natin, patay tayo dyan, yatay. One more. Ay, nakapagkakaligtad pa. Sinasay ko lang kita, sabi ni James. Kumain ng mangga. And James, nginer-nger. Tapos sabay binigyan ng tip. Aba. Oh, tamang divide siya si James. Nag-divide pa. Kaso? Wala na nga buhay. Ayun, sinunog. And yaha, with a great rotation, Brabby D. Nice. Boots din niya, pero kaya kasi kailangan niya, kung magro-rotate, kailangan niya din ng sobrang aga na triangle boots. Para tuloy-tuloy lang yung kanyang rotations. Kasi yung isang Phoenix na may depende siya sa buhay niya, at least eh, hindi sa kanyang mana. Kasi medyo mababa lang yung mana cost ng bawat mga skills niya. Pero yun nga lang, mataas yung cooldowns. And nababawasan din yung kanyang HP, pero nandang nag-Terror Blade, may Frost Shield. Pero tignan natin dito, Terror Blade. Ayun na, wala siyang buhay. Pinaddle-paddle board siya sa mukha. Mapapatay ba nila hindi nakapag-heal? Buhay, that's a good kill. 2K good kill para kaagad sa side dito ng Signal Ultra. Na-turn around pa nga eh. No? Ganyan talaga yung, ganyan natin ma-appreciate yung mga pa-headdress, yung mga may simpleng regen na items. Kita mo, nabubuhay tayo sa mga panahon na di na natin inaakala. Ngayon muna. Pero kaya niya patayin to, level 4. Ay, pero unahan. Oy! Ah, nauna ako! Malayin tayo mag-aban, oop! Nalingalan, portion, tamang kill! Ayan na si Yaha! Pero si Yaha na naman ang makakakuha ba ng kill na to? Oh my God! Ginamitan niya ng apoy! Umihilag-hilag sa apoy! Hindi pa din! Kinulang at Yaha Bells na naman! Maga magkakalevel si Yaha rito, yun ang masaklap! Parang mid laner si Yaha! Level 4 si Yaha! Parehas ng dalawang ano! Siya yung nakakasulit din kasi talaga nung bawat mga patay dito ni... Zeus eh! Nako! Ang malaking tulong yun ha, Yaha Phoenix! Pag ginaw si Zeus dyan, tapos sinupernova niya, patay yan!
mo, level 4 yung mid, level 4 yung support, oh. Level 5 yung sus, kinuryente agad. Tranquil na ata niyan si Yaha eh, padala na, padala. Ayun, tranquil na pala. And 5 minute bounty runes, kailangan makabawi dito at least yung... Nakakuha ng SGD na, yung baba. Yung isa sa baba. Pero pinag-1v1 na lang nila yung Lifestealer and yung... Marshall. Lugi si ano si Palos no level 4 sa level. Pero dumo si Yao. Oh. Yao Bell sa kapunta. Killing spree by Yao Bell. Kala mo targetable yung Fire Spirits. Baka si Yao yun guys. Ganun lang yan bata natin si Yao. Homie natin yan. Eh, hindi talaga ako naniniwala si Kuya Nick yung naglalaro doon kalaban nito Kuya D. Kino si Yao. Si Yao talaga yun. Ay, papailot. Ah! Uy! Uy ko. Tapos may chakra magic lang dun sa may gayad. Napakasarap nga naman ng buhay dito ni Jamesy. Binomba ng isang mabilis? Laban siyang Soul Ring and Rekta. Rekta pala siya, ganim Scepter. So tingin ko ang magbibigay ng tempo dito para mas mapahirapan nila itong si Jamesy sa kanyang Zeus. Yung Mars talaga. Kailangan nila ako, at least ano, ng Initiator. Di ako scrolled dyan sa Rekta Ags, ha? Oo nga eh. So maganda siya pagdating sa overall pero... Wala kang survivability dyan eh, sa Rekags. Baba, sobrang susceptible niya sa right click, sa lahat ng damage na po-provide dito ng execration. Pero Bem, wala lang, buhay-buhay pa rin siya dito sa may bottom lane. Mars makakasurvive eh, no? Kayang sumurvive ng Mars sa bottom. Kaya. Hindi ko rush pipe on the side of execration, sobrang kailangan nila. Para kahit gaano man maging maganda yung lane dito ng isang Zeus, meron naman sila pang negate ng mga spells niya. Yung main void spirit, bracer yung napiling item. Alam mong may mali eh, no? May mali sa lane, pero ito si Yahabel siya. Tutulungan niya na, gusto niya tumulong. Sino daw naka-first blood, Kuya D? Kasi meron tayong bet dun sa ano eh. Ay hindi, meron tayong top. Nakakukuha tatong ano, side ng ano. Boy pa. Ang first love. Yan ang maganda yung first love. Pero sa first blood. Ba't natatandaan? Pero ano ata? Uy. Terror blade. Patay TV ni Nanding ha. Network signal natin, ang muna yung tatlong core ng Signal Ultra ha. Mas maganda to kaysa ng first game. Titignan ko para sa'yo, Idol. Pero syempre, share mo na Mario Velasco yung ating live stream. Kayo din ang mga nanonood dyan guys, please do share yung ating live stream na po. Ang naka-first blood po ay Signal Ultra. Signal. Yung first love. Zeus ba yun? Zeus? Kay... Zeus. Yun yung nagulangan niya sa mid siya, no? Pero ito, Terror Blade, level 5 pa lang, napilitan na magubat. Gamit ang metamorphosis dito. Pero yung mga ganyang heroes naman kasi yung strength ng Terror Blade, pag naggubat na siya, gano'n siya yaman. Kahit maggubat siya, mas magiging mayaman pa siya pag andun siya kaysa sa lane pa siya eh. Pero JG ay up, atay. So yan, nakakuha ng kill. Pinakamaganda rin kasing rune na sunod sa double damage, pinakamagandang rune na makukuha mo dito sa power up rune is yung haste kung ikaw yung mid laner and alam mong aggressive early yung hero mo. Kasi pwede ka mag-rotate lang tapos makabalik agad dun sa may mid mo. Kita mo, yun nga din yung ginawa ng isang Void Spirit. After niyang mag-kill, meron pa rin siyang haste pabalik dun sa may kanyang mismong lane. Hindi siya nagtagal sa top. Kung totoo siya, pag nagtagal siya, pwede siyang mag-TP. Pero hindi nga lang siya makaka-respo. Kung sa anong board side and life stealer dito? Maelstrom agad, no? May Maelstrom agad dyan. Maelstrom. Oy, pero ang itlog, di na binasag ang itlog. Gusto tirahin ng egg! Tampalasan, pangahas! Tama, mabubuhay siya sa supernova niya ron. Buhay, pero eto ata ang hindi buhay. Ayun lang, si naisahan na nila ron. At grabe naman yung Yabels dun. Nag-dominating streak sa sus. Ano ba yun? Tsaka 9 minutes, Kuya, di may egg na agad siya. Diba? Ang bilis. Kita mo yung mga supports dito. Level 4 pa lang yung levels. Yahagod! Guys, yahagod! Yun o. Sa lahat ng support, si Yaha pa lang ang level 7. Lahat 5, 5, tsaka 4. Ayun o. Napaka... Diba? Hindi.
Swerte niya kasi laging every time namamatay ang campaign niya, napapatay naman niya talaga yung sus eh. Tatlong beses, doon sa dominating streak niya, tatlong beses niya pinatay yung sus. Kaya nga, oh, kinidlata na naman, oh. Up, 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 patayin din nata si Palos. Aray ko, nagtago si Palos pero kitang-kitang may wards doon. Oo, oh, yun ay maganda. Pero ready talaga si JMC para mag-rush na kanya oh. Ganim scepter, ha? Pero nakita mo, nakapatay na naman si Yaha, si Yaha Lodi Bells doon. Hindi natin naman alam kung ano nangyayara, pero Yaha, Yaha Lodi Bells. Chain Pro sa isa. Oh, Chain Pro sa crate. Wait for it. Tinayuan, guys. Pag dumikit siya sa crate, hindi nag-bounce din sa kanya. Yan, hintay niya na lang matapos yung duration. Pero yung mga ano supports dito ng Signal Ultra, wala pa silang 6, oh. Ay, Ruby kayo yung 6 na. Nasulit niya yung tome. Pero kita mo naman si Yaha. Level 8 si Yaha, abat level 9. Level 8, post 4, mas mayaman pa sa offlane nila. Ganun lang. Simple lang, basic guys. Simple lang. Simple, pero rock. Tapos, ang malapit dun, malapit na yung bezel niya. Ano ay, naman talaga nangyari yun? Ay, kay Boss Robin Dray, lumalaban pa po yung bets natin dito. Thank you so much po. Salamat, salamat. Ayun, oh, shout out kay Boss Robin Dray kahit... Hello, hello. Boss Robin Dray kahit ganyan tayo. Uy, uy, mapapatay yata nila. Si Abad, oh, init nugon! Ababasag ayun lang. Naman. Bakit naman niya ginawa yun, kaibigan? Wala eh, wala din kasing pang-hold doon. Ay, meta, meta, meta. Oh, puy, sinibad. Grabe naman mag-Rubik si Jay. Grabe naman mag-Rubik yun. Nahuli niya pa nga, no? Oy, pero dapat at least makapush sana dito ng Tore. Ito ay si Gratio. Kasi wala, may rapi po siya. LC ang magde-dip. Level 4 yung ano niya, no? Overwhelming God. So, malakas yan laban sa Terror Blade. Totoo. Kung depensahan lang. Uy, pero at least ah, sa pagkamatay na yon, nitong si Abad, bago siya mamatay, nakapatay mo na siya, nagresulta ngayon na meron na siyang Maelstrom and Recta Halberd siya. Goods, goods, goods. Okay, okay. Balik lang sa lane. Si Abad. Siya pala pinakamayaman, no? Si Abad. Oye, ito. Ito yung masaklap dyan. Yung first 10 kill, guys. Kung sino naman nakapusta dyan, kabahan na kayo. Ayun na nga. Ayun na. Nakakuha ng exe pa nga yung first 10 kill. Execration. First 10 kills. Yung mga betlords natin dyan, ha? Baka naman po. Balato po. Pero nandito ngayon si Mi, sa mid. Eto si Pep, kinulong si James, si walang kawala. Ay, pero gandang Will Wisp. Patay pa din nga. Ang yata, yung ganda naman ng Will Wisp. Pero tignan natin, RR Natics and Company Execration taking down yung Sus. Big kill yan. Yung Sus, maganda sana yung simula niya. Ang dami niya kill eh, no? Kaso na, pepeste rin siya eh. Oo, di ba yun nga kasi yung... problema sa isang Zeus. Kita mo ngayon, magra-rush pa siya ng agad ng Scepter. Natingin ko, hindi sobrang worth. Pero first dual damage pa ito, tingin ko hindi papasok. And hindi nga papasok. Makaka-dissimilate. Out! Astral step out. Abot, abot. So walang nakuha ang dual damage dito si Van. Pero siguro, gusto na lang din ng Zeus na all-in or makatulong na lang din dun sa idu-duel nitong si LC. Diba? Dahil nga dun sa may Nimbus na bibilin niya, kahit pa paano, meron siyang kahit wala siyang ultimate, diba? Meron siyang assist, XP, plus XP, and gold pa rin dun sa may mangyaring teamfight. Yun nga lang yung mga supports talaga dito na Signal Ultra, dapat all eyes on Zeus sila eh. Pero currently kasi, wala pang save items dito yung Signal Ultra, kaya tingin ko, ayun, okay, tama naman, no? 4-4 si James C. Taas ba din ang kanyang deaths? Uy! Disimilate! Nakabutan ba? Gusto talaga Gusto talaga yung duel. Kami. Alam mo si Palos, yung pangalan niya talaga bagay sa kanya. Malapalos yung galawan niya rito, ha? Guys, live to live to. Pagsitayan ang gumamit yan, hindi Palos. Ano? Alam mo kung ano? Paltos. Paltos Bobo ka. Bobo! Ikaw yun! Yung galaw ng karakter mo, parang may paltos. Hindi makagalaw ng maayos. Galing-galing kung Aruto, immortal na nga ako, Kuya D. Pero Van naman ang na-corner. Ang pina-na-corner, sabi nga ni Kuya D. Lo! Kuya D, last time, ikaw ba'y kasama ko last time? Hindi naman ikaw. Kuya Wala D. Wala ko sinabi, ha? Last time, talaga signs of aging yan. Baka basil na siya, ha? Shiba next item. Ay! Ay, patay yung keeper.
Naku, may nag-teleport, matapang na kaluluwa, gustong lumaban, natitigan pa nga. Uy, pero gusto niya patayin yung Lich. Naku, may plus armor yan. Oh, Sunray, Sunray na, wala ka ng rage. Brother, wala ka ng rage. He's still alive. Pero kita mo naman, Chain Force. Chain Force pang kalawakan, stolen Chain Force. Ala, support sa support lang din, pero wala kasing pang depensa din ngayon. Halos dito yung execration sa may mid lane. So pagkadating na creep sa mid, pwedeng makapush yung Signal Ultra. Kaso naunahan naman na din sila ni Nando dito sa bot eh. Yung Terror Blade, oh, malapit na mag-manta style dito. At alam naman natin yan ang talagang gustong item ng isang Terror Blade dito. Lahat na nakukuha dito ni Nando, space lang guys. Kita mo naman yung kaibahan din ng Lifestealer sa Terror Blade. Lifestealer, ayan, dahil nga sa item build niya, ibig sabihin, gusto niya sumama ng sumama sa teamfight. Yung Terror Blade naman, mang bibigla na lang, guys. Gulatan na lang, gulatan. Pero palos, successful dual damage siya pa to. Nice sustain from successful. Yaha, pero... Uy, pero, kita mo yun, ha? Keeper of the Light, yung ultimate niya rito, tumitrigger. Nako, tambay pa rin ngayon dito. Yung 3 heroes sa execution sa mid lane. Makukuha na nila itong tier 1 tower. Makukuha na nila. Uy! Ay, muntikan pang madeny. Madeny pa eh. Niya, muntikan lang. Pero na-slow si Bem. Sunray to sustain pero hindi sapat. Nako, yung TTP lang si Abat. Kunin lang din yung creeps dun sa may bottom lane. Continuous yung farm dito ni Abat ha. Medyo... Gusto ko yung nangyayari dito sa hero ngayon ni Apat. Payaman siya nung may payaman. Tingin ko, pag lumabas na yung Terror Blade, kahit paano kakayanin pa rin niya nitong si Apat. With that halberd, oh, pwede niya yung maunahan and ma-micro eh. Pero manta style na ngayon dito si Nando. Next is BKB. BKB kasi medyo matagal pa yan. Yasha ba to? Ay, hindi. Clarity lang pala. Ano item ng board? Crystallis. Damage. Kaya naman pala wala rin siyang panakas kasi di siya at least bumili dito ng Yul Scepter. Eh, no? Eh, parang tingin ko yun din yung isa sa mga kailangan dito ng execration para pag may na-duel, Yul's lang nila yung LC. So, wala nang help coming from LC. Depende na lang. Kung may respo sa yung teammates dito ng Signal or yung nung LC. Pero oops, may duelo kay Bem. Kaso may frost shield. Kaso buhay. Ay, problema, buhay. Ayun, doon pa lang mamamatay. Nimbus kasi. Yun so, ang sikip talaga, no? Kita mo yung ulti ng Zeus, pag nakakulong ka ng ulti ng Mars, ulti ng Zeus, nimbus. Yun yung damage na masakit doon, di mo na alam. Gusto mo lang yung tugon sarili mo sa gilid ng pader ni Mars. Tsaka kuya di, meron bang Will-O-Wisp? So yung setup na gusto dito ng Mars, nababaliwala. Kasi nakaka-counteran dito ng mga ultis ng Signal Ultra. So napapahamak pa nga. Pero ang maganda kasi, pwedeng maka-out doon eh. Pwedeng maka-out yung Mars doon sa may sarili niyang ulti, diba? Ang kawawa doon, yung makukulong dito sa Signal. Yung Terror Blade nga, gusto niya yata ng isa-under yung Mars eh. Di ba ito matambay siya sa gilid eh? Nakaabang lang. Pero malalamang pa rin yung Life Stealer ha, sa Terror Blade ha. Parma. Pero, tandaan mo, Terror Blade yan, wakang true carry yan. Pero hinahuli na naman. Yung Phoenix na yaha, another duel. Yan yung combo nila, pipitas lang sila, ganyan lang yung gamit. Blink, duel, tapos Nimbus, ayun na nga bang. Kaya naman pala, magiging aggressive naman pala dito yung Signal Ultra. Hindi sila yung magiging defensive, kaya yung mga save items din nila, sinantabi muna nila. O baga nag-all-in damage sila para makapag-invest dito sa isang Legion Commander, which is nagpe-pay off naman kasi 30 duel damage siya, 19 minutes into the game. Good start yan para sa isang LC. Ako, mga 400 damage live ako. Live to, guys! Hindi to replay! Ano ba sinasabi dyan ni Kobe? Fake news! Fake news! Huwag kayong magpakalat ng mali. Bakit? Ano daw to? I-replay daw to. Sino daw nanalo? Nung pinanood niya? Oh, sinong nanalo dito, Kobe? Martinez. Guys, hindi to replay!
Dito replay. Ay, kito live nuts. To, live na live to. Lahat sila ho na micro ni Kobe Martinez replay na to. Di po ito replay. Kulit niya ah. Kulit-kulit niya ah. Pero ito na, invest bomb. Si Van na may malay. Baited dyan. Ultimation. Nagka-debate. Di man niya nabato yung ano niya. Ultimation niya. Andito rin lahat eh. Burado. Kasi grabe na ngayon yung crowd control ng signal ah. Tuwing gusto nilang mag-force ng issue. Saka ang bilis ng cooldown. Laki ng area na nakokontrol nila. Diba? May Will-O-Wisp. Labas ng Will-O-Wisp. Meron silang Nimbus. Ang laki ng area na nakokontrol dito sa Signal Ultra. Kaya tingin ko medyo mahirapan dito execution. Ano na? Sobrang live na tumbling. Ha? Sobrang live nito, tumbling si Dayan. Sa sobrang live nito, magtatumbling si Dayan. Walang yaka. Nice, oh. Konting share na lang, tatumbling po si Dayan, oh. Ma-backflip. Share niya na. Oh, magana tayo ba-backflip. Naku, nagalit niyo si Boss Robin Ray. Lagot kayo. No. Di ko nga din alam bakit wala ito sa loot bet, guys. Pero meron natin silang pinrioritize na ibang ano, ibang tournament. Kasi itong tournament na to, pang ano lang to eh, pang C. Kaya siguro iba muna yung kinover nila. Grabe mag-respond din. Nakagustan lang abulin, oh. Di nila mabutan. Although mabilis. Oo, pero ags na. Mag-ags na dito si Palos, kaso medyo matagal-tagal pa naman din ata. Pero ano na, BKB na. Terror Blade? BKB pa lang? BKB Nako. Na yan. On the way to tabla tong Signal Ultra pag nagpatuloy yung momentum nila rito. Pero big item coming up. And then pipe ng Mars. And ito na yung BKB ng TB. Aba to. Maelstrom, AC, Halberd, Bautista. Mayaman! Kahit ilagay mo lahat yan sa BH, hindi kaya bumuhat ng BH. Ang ganun. Eto, okay na to, Life Stealer. Guys, share nyo na po na public yung ating stream. Maraming salamat po. Thank you. Walang super nga ba? Alam nila to, ah. Grabe yun. Aso na, isolate yung dalawang support nila sa likod. Naku po, si Sus, winanan naman nung ano. Dapat! Oh my God, magkamali ka ng pinasukang Liga, Diego. Apat ang patay. Hindi porket may ages ka, malakas ka, Diego! Si Bat sa Puno, upakay, hindi, dito mama. Nagkamali sila ron eh, no? Smoke ng matatag. Saan nagpunta? Saan nagpunta yun? Tumakay sa Illusion? Anong TP? Oo, sa Illusion. Pwede pala yun! Ay, nag-trade TP o nga pala kasi palayo yung Illusion. Kaya nagtaka ako eh. Nag-TP si Gumarik. Nabahan naman ako. Puti kala ko, meron na naman akong malalamang malam mo, may natutunan ka na naman. Oo. Gulat. Ano nangyari kung kailan nakuha yung Aegis sa kasi na napalabas? Kung kailan walang supernova na, alam mo bakit? Ganda na position ni Palos eh. Nalikuran niya yung tatlong int eh. Walang magawa sa kanya eh. Tsaka si Nando, the moment na nakuha niya na yung BKB niya, naka-free hit na siya eh. So safe na safe doon si Nando, pero ang hindi ata safe dito na lawang supports ng execration, wala nga lang pang-cancel, pero sapat, mamamatay. Rico, Lidyan, Interaction Star! Boom! Patay pa din! Pero kung wala dun si Apat, sasapugan sila ng itlog, lalo na habang inahabol kasi dito si... Binigyan ng Fire Spirit, no? Patulan siya ng bato ng Fire Spirit dito kay Legion Commander. Uy, kalma lang kayo, wag po kayo mag-away dyan sa comment section. Alam nyo, ang dapat nyo gawin, share nyo na lang yung live stream, okay? Bakit kayo nag-away? Okay. Spread love, not... Ibayin lang po ngayong dapat inaaway dito, guys. Ba't na naman ako? Alam mo, Kuya Di, ha? Hindi kita bibisitahin pag nagka-COVID ka. Ba't mo ako bibisitahin? Siyempre, sisilipin kita doon sa may labas. Kamusta ka na ba? Hindi na. Salbahin si Kuya Di. Ay, ba't mo alam yun? Ayop ka. Bakit mo alam yun? Bakit? Ano sabi? Wala. Yung I don't need you, ba't mo alam yun? Ba't ko alam yun? Ah, hindi mo pala alam. Kala ko alam mo eh. Sige. Pero bahala ka ito mag-smoke dito.
ng Exegrim. Tarik magiging item yung TV dito ah. Ang ganda ng class nung ano, Signal Ultra doon kahit wala. Alam mo yun, yung pagkabuhay na pagkabuhay nila, ginawa nila yung fight na dapat na kinuha nila kanong may AD sila. Kaso nagkamali sila eh. Di pala nila kaya ng 5v5 eh. Kaya nila pitasan. Pero yung 5v5 suntukan, ako bad sa drum, hindi nila kaya. Ako bad sa drum? Ano yun? Suntukan na nakasa sa loob kayo. Kunyari, ikaw, tsaka sa Shola, pag-aawahin ko, lalagay ko kayong dalawa sa loob ng drum, tapos doon kayo magsuntukan. Bakit ganun? Para pag kung sino lang lalabas, yun lang buhay. Ay, ba yun? Alam ko yung mga drum-drum na yun, pang ano lang yun, pang bakla, paaminin mo lang kung bakla ka ba. Pang drum? Di ba yung ilulublub mo? Lulublub mo yung, ganun yung nakikita ko sa movies eh. Ano yan, torture? Lulublub mo, tapos bakla ka ba? Ganun, sabihin, di ba bakla? Ganun, di mo alam? Ikaw yata bakla eh, bakla ka ba? Medyo lang. Bakit? Ah. Pero eto na, lamang pa rin dito yung Signal Ultra. Ang momentum nasa kanila. Pero nagpo-push yung Terror Blade. Ito yung lakas ng Terror Blade. Oh, ayan na nga. One more item away yung Terror Blade dito ah, sa kanyang fighting stance. Kasi piling ko kulang pa yung BKB Mantay. Yung susunod na item niya, yun yung magbabago ng tempo natin. Huwag lang siya maduduin, mabibigyan sa mukha niya. Oo, oh, alam niya kasi hindi rin magiging sapat yung BKB niya, kaya kita mo, instead na mag-scuddy Terror Blade dito, nirarush niya ngayon yung Satanic para mas maka-prolong dun sa may team fight. Tama. Kaso kailangan niyang, kailangan masira yung Will-O-Wisp or else, ang mangyayari dyan, hindi siya makaka-ano. Ba't din nyo yun alam? Nasa movie yun. Yung mga bakla na ilulublub sa drum. Para papaaminin, papakantahin, gano'n. Ba't din nyo alam? Guys, bata pa ako pero lumang movie yung napapanood gano'n yun ah. 19 pa. No, nasa ano pa ata yung 90s. Isang sirena. Kahit anong gawin nila, bandera ko'y dito tumba. Drum na may tubig. Oh, diba? Sabi sa'yo eh. Isid naglalaki ang mga braso sa'kin tumitindig. Drum, yun ba yun? Dumulang yata na ako yun eh. Di, may nakita din ako nun sa movies. Di ko lang alam mga 90s movies nung napapanood ko dati. Tinta patagalan ang paghinga sa'kin kayo ay bibibib. Simula nung bata pa si Mackay. Alam mo na kapag naglalaro, magaling magdota. Ay, si Makiaoti, di naman. Kemi lang. Parang bading lang. Parang bading lang, pero di bading yun. Iyakin lang, pag inaasar. Okay. Makiaoti. Ba't lagi mo inaaway si Makiaoti? Miss ko na eh. Hindi ko siya inaaway. Miss ko ba? Hashtag shout out kay... Nasa ba na quarantine si Makiaoti? Pampanga. Ay, di nakakapagka si Makiaoti. Ewan ko doon. Paano yan? Wala ka ng trabaho, Makiaoti? Ba yan? Ewan ko sa inyo, bahala kayo dyan. Tatanggapin mo pa ba sa trabaho si Makiaoti, Kuya D? Pero eto ah, smoke of visit. Para sa side dito ng Nako, di alam ni Kuya D yung balita eh. Ano? Alam na kasi namin dito yung balita eh. Wala akong alam na balita. PPM ka daw ni Eugene. Para ba chismis ka naman? Namang chismis. Di man alam nyo namang di ko lakad yung chismis na yan eh. Ayun. Parinig kami na reaction mo ha. Patigil na reaction mo? Ano to? Reaction yeah, Dota? Yan, na-PM niya. Ah! Sarago! Leche ka. Meron pala siya noon. Meron pala siya noon. Tingin. Meron pala siya doon. Ay, salbahe! Ay, salbahe doon! Meron pala siya noon ah. Pero ito. Pero kita up! Tiwala ka ba sa Terror Blade dito? Sa kaya niyang bumuhat? Butterfly next item niya. Kaya niya ba yan? B-fly satanic? Tingin ko ox lang din. As long as sa BKB duration dito ni Terror Blade, isa sa ma-focus niya yung Nimbus or yung Will-O-Wisp. Para yung teammates niya dito, sobrang dali para ma-respohan lang siya or ma-back upan siya dun sa may teamfight na yun. Pero abisal na dito
Si Abat! Speaking of Abat, kulong ka muna, baby boy. Kaso tumalon sila doon sa likod. Nako po, nag-duel. Bigibiduel. Pero ayun, ayun na nga, o, oh, diba? Ayun yung problema. Ngangat nga tinong Terror Blade yung ano. Yung bali wala yung Ignis Fathers. Ato wala, isayang din yun eh. Ito yung makukuha nila, dalawang shrine. Ay, dalawang outpost. Basic. Pero 3k golded pa rin ha, pero alam mo yun, ano? Iba pa rin yung may Terror Blade kang kalaban eh. Mararamdaman mo talaga TV yung kalaban mo eh. Oo. Yun nga lang, ang pwede sigurong go signal dito ng Signal Ultra is pagka walang metamorphosis dito si TV. Diba? Kasi yun na naman lagi nihintay na timing ng execution. Papalag sila every time na merong metamorphosis. Pagka wala, farm lang muna. Phoenix Egg. Grabe naman yan, may aganims na yung Phoenix. Ah, eto na, meron na sila ngayong save. Kasi pwede na siyang magsama dun sa may supernova niya eh. Kaso makamatay silang dalawa dun. Hindi, plus naman yung ano, magamas makunat yung egg niya ngayon. Mas madami yung, asa ba yung mouse ko? 11 attacks to destroy. Ayan, increases number of attacks. Eba, papada. Mas madami naman na ngayon. Kahit mag-isa lang siya, or kahit may sinama siya dun sa may egg. To save. Kaso na-isolate na yung keeper eh. Wala okay, na naman Willow Wisp yun eh. Oh! May ibabad si Abad! Nagkamali ko yata na pinasukang liga, Diego! Nag-buyback, chain force. Parang Nova lang, walang binouncean. Pero Life Stealer is still alive, abulin nila rito. Di pa nag-metamorph yan. Ano ko tinamog yung Life Stealer? Oh my God! Oh. Na sinister case pa, pero duel! Super Nova save! Sino yung damage yung itlog? Hindi pa nagsadal yun! Napaka-utay, Diego! Pero may Glimmer Cape. Uy, 1 for 1 trade lang yun ha. Lamang yung Signal Ultra Warrior dun ha. Ay, pero namatay ngayon dito si Mars. Habol pa ba yung Signal Ultra? Wala eh, kasi kanina nagamit. Eto na, cooldown na ulit. Yung Metamorphosis. Buyback yan! Oh my God! Double buyback! Okay guys, finish na. 1-0 po tayo. Naubos mo. Ang pantubos dito ng execution. Sayang, wala na kasi sa, alam mo na maganda lang sa Exeron. May Roshan, kung wala Roshan, tapos na. Tsaka wala rin kasing frontliner na dun yung execration. Alam mo wala kung bakit walang si frontliner? Oh, bakit? Naka-duty lahat ngayon. Yes. Kaya naman pala. Wala na rin si Mars eh. Tapos na-control pa sila. Nag-metamorphosis siya nung huli na ang lahat. Hindi, ano yun? Kaka-cooldown lang ng meta niya. Eh, bakit sila lumaban ng walang meta? Coach Box, ano ba naman yung mga turo mo dyan? Hindi, akala nila kasi huli na nila si Abat. Kaso kita mo si Abat, boy pa eh. Hindi nila na-verse agad-agad si Abat. Sabi ko sa'yo, yung Life Stealer, di ba? Nahina ko. Yan mga carry, hindi yung mga Bounty Hunter. Tandaan nyo, guys. Kung Bounty Hunter ganyan item, talo na sila. Oo. Oh, hindi makakatagal ng ganun yun. Galit na i. Si Ferns, no? Nangat-ngat si Ferns. Na-duel din kasi siya doon, wala siyang palag. Ganda naman nga lang ng save. Commended yung save ni ano, ni Yaha. 11k golded na kagad para dito sa side ng Signal Ultra. Chain Frost kasi di effective eh. Yung Mars Ulti di rin effective no? Parang Frost Nova nga lang, tama. Wala, naiwan daw yung cheese, guys, naiwan. Hindi na daw nila kailangan ng keso, guys. Gusto nila tinapay. Walang ya. Oh, yung Terror Blade, palakad-lakad. Kala mo, gagawin siya mo. Ngangat-ngati. Albert lang siya eh. Albert lang eh. Pag wala na siya yung BKB, oto, Albert lang. Shoutout. Ay, may Marino Blood sa likod. Kaso may Willow Wisp. Nahihilo siya sa Willow Wisp. Abyssal na si Abad. Ay! Ang ganda ng ultimation! Naku! Nginat-gat! Dalawang patay! O, yung Terror Blade na walang meta. Kwento mo sa Terror Blade na walang meta. Morphosis naging walang meta. Natawag! Oh my God! Ang daming item ni Nando. Pero pangtakbo! Pantakbo ang item. Tatakbo ako. Up. Nababas siya eh. Ayun, Alexander.
Oh, ayaw niya pa rin gabitin yung meta na! May satanic yan eh! Naku, metamorphosis! Takbo! The new meta, mga kaibigan! Metakbo! Ginamitan ng human shield! Ginamitan ng human shield! Human shield! Human shield! Albert! Oh! Sinipat! Sinipat si Nando! Oh! 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 GG na! Mukhang 1-1 na to, mga idol! La, nagpaisa-isa kasi ito yung execution. Siguro gusto nilang ulihin ng hindi para ready sa team yung fight. Terror blade eh, no? Di, wala kasi siyang ano. Wala kasi sa oras yung laban nila eh. Wala sa oras yung mga laban nila eh. Nung lumaban silang walang metamorphosis, yun na talaga yung naging malaking factor on the side of execution para mag-fail na yung mga susunod nila na team fights pa eh. Kasi ang go signal ng execration palagi dito is yung metamorphosis. Kaso nga nung tinry nilang i-counter kasi yung Roshan kanina, walang meta nun, late na gamit. Nung nagamit, namatay pa yung TB. And then na-die back pa, itong si Void Spirit. So yung item niya na yan, di na umusad. Kanina pa yung mga 25 minutes. Yan at yan na lang din yung item ng Void Spirit. Yung Void Spirit ni Palos, na parang nagmana na kayo. Dahil naging si Palpos na rin eh. Laging patay eh. Bobuka, ikaw nga mag-bite spirit, laro nga tayo mamaya. Sus, gamitin mo muna yung bounty hunter carry mo. Bite spirit ka, BH ako ah. Oh, sige, sige. Nice. At mukhang dito magtatapos, final laban, final hura. Oh, may nag-terror bro, metamorphosis pa oh. Metal boss na ako po. Oh, sinander! Sinander niya! Saan ang galing ni Nando doon? Sinus pa ni Nando yan eh! May satanic! Meron na ako! Ayan na naman! May satanic! May satanic! O lahat! Nag-uuroy ko! Ngangat niya! Lahat ngangat niya tin! Ngangat tin kita! Ay! Nako, tapos na ata ang Dota! Tapos na nga! Kalungkutan! Pero at least 1-1! Minutas niya kasi yung Marcy! At least naman din 1-1 guys. 1-1. Siguro dikit yung laban guys. Mainit yung mga laban dito sa Amadeus Cup. Lahat ng laro ngayon din ng execution ng Signal Ultra 1-1 lang din. Nanadaw ko kanina eh. Lahat ng series ngayong araw puro 1-1. Bigayan pa ng puntos ha. Bigayan mo na tayo ng puntos dito. Good start para sa dalawang teams. Tingin ko yung naging decider lang din talaga yung laban sa Roshan. Yun talaga yung pinaka naisip ko na. Kasi kita mo, napapanalo na nila yung mga team fights before nun. Ayun nga lang, kasi wala. Nung lumaban kasi sila, bago sila mag-Roshan, tsaka ginamit yung metamorphosis. And habang nakipag-microhan sila sa Roshan, hinihintay nilang gamitin yung metamorphosis eh. Ano yung sunod na laban dito? Yung ESL1 na. Anong laban, Nabi? Hindi ko sure. Eugene, anong laban? Ay, hindi! Chicken fighters. Yun nga, laban kay Nabi. Eka, titingnan ko para sa'yo, Kuya D, ah. Yun nga, oh, sige na, una na ako din. Ikaw na bahala dyan. Thank you. Nabi, sa mga nanood, parang salamat. Ay, nagko-comment pala dyan si BDC, guys. Abangan nyo sila, magkakasalan. O, Nabi, chicken fighters, ito na. Maglalaban sila. Ay, maglalaban, magkakasalan kaya ni Boss Alo sa Liquid versus Alliance. Nod na din kayo. Uy, lakas daw ng TNC. Hi kay Abat! Well played, Abat. Thank you, guys! Salamat po sa lahat ng mga... Apo. Sumama sa amin ngayong araw. Thank you po. Maraming salamat. Like nyo po yung page ko. Follow nyo po yung Instagram ko, Dayanara Gaming. Thank you po. God bless everyone. Bye-bye. Hello sa inyo lahat. Good night. Bye. Ewan.